prosperity, happiness, at fortune, ito ang sinasabing kayang i-attract ng halamang Japanese bamboo. Kilala rin ito sa tawag na Dracaena circulosa. Ang term na Dracaena ay mula sa ancient Greek Dracaena na ang ibig sabihin ay female dragon. Samantalang ang circulosa naman ay mula sa Latin word na circulus na ang ibig sabihin ay young twig. Despite sa pangalan nitong Japanese bamboo, hindi ito tunay na bamboo pero ang itsura nito ay hawig rito. Meron itong mga dahon na kulay berde at linear to lance shape na karaniwang nakakumpol sa dulo ng mga sangay nito. Nagtataglay ito ng yellow spots na dahilan kung bakit rin ito tinawag na gold dust Dracaena. Namumunga rin ito ng maliliit na bulaklak na para bang sumasabog na fireworks kapag namumukadkad. Kaaya-aya ang amoy nito lalo na kapag sumapit na ang gabi. Sinasabi na maswerte ka kapag namulaklak ang Japanese bamboo na iyong inaalagaan dahil bihira lamang talaga itong mamulaklak lalo na kung sa paso ito nakatanim. Eventually, magiging kulay orange-red na berries ang mga bulaklak na ito kapag natuyo. Meron itong iba't ibang variety. Ilan sa mga ito ay ang Dracaena circulosa aurea, Dracaena circulosa Florida Beauty, Dracaena circulosa maculata, Dracaena circulosa Milky Way, at Dracaena circulosa gadsafiana. Mainam itong ilagay sa loob ng bahay, unang-una ay dahil sa purifying ability nito. May mga pollutants kasi na nakakapasok sa ating mga bahay sa pamamagitan ng paggamit ng electrical appliances, paints, carpets, at furnishings. Halimbawa nito ang formaldehyde, benzene, trichloroethylene, at carbon dioxide. Nakakapagdulot ng mild to serious health problems ang araw-araw na exposure sa mga ito. Nakakatulong ang Japanese bamboo dahil nalilinis nito ang hangin na iyong malalanghap sa inyong bahay sa pamamagitan ng pagsipsip at pagtanggal ng mga toxic chemicals at air pollutants sa hangin. Ayon din sa Agricultural University of Norway, ay nakakatulong din ang Japanese bamboo na maiwasan ang pagkakaroon ng sipon, sore throat, at dry skin dahil sa humidity na naibibigay nito. Ibig sabihin, ang pag-aalaga ng halamang ito ay nakaka-contribute rin sa pag-aalaga mo ng iyong kalusugan. Kung mapapansin mo rin, ang dahon nito ay nakakakuha rin ng mga alikabok sa hangin. Huwag hahayaan na mag-accumulate ang mga alikabok sa dahon ng Japanese bamboo kaya punasan ito paminsan-minsan. Hindi man tunay na bamboo, ay kinoconsider pa rin ito bilang isang very auspicious plant sa feng shui lalo na kapag inilagay sa tamang pwesto. Maswerte ito dahil nire-represent nito at pinapanatili ang balance ng limang natural elements. Ang stem at korte ng dahon nito ay perfect characteristic ng wood element. Nilalagyan naman ng iba na mga bato ang paligid nito na nagsisilbing simbolo para sa earth. Ang pinaglalagyang vase naman ay maaaring lagyan ng barya sa loob na sumisimbolo sa metal. Sinasabi rin na mas magiging maswerte ang halaman kapag nilagyan mo ng ribbon na pula. Ang pulang ribbon na ito ay nagre-represent sa fire element. At syempre ay meron itong water element na kailangan ng halaman para mabuhay. Ang best spot kung saan ito dapat ilagay ay sa east o southeast corner ng inyong bahay nang sa gayon ay ma-attract mo daw ang money at wealth. Aside from that, nakakapagbigay rin ito ng positive energy sa loob ng bahay. Ang hollow structure kasi ng halamang ito ay nakakatulong sa maayos na movement ng chi energy. Sinisignify rin ito ang wisdom ng pagdaloy ng energy mula sa iyong sarili hanggang sa outside world na makakapagbigay sa iyo ng kalmadong pakiramdam. Tulad rin ng maraming indoor plants, ang paglalagay ng Japanese bamboo sa inyong tahanan ay nakakapag-improve ng cognitive function at nakakapag-enhance ng memory, attention, concentration, at overall mental wellness. Sinasabi rin na tulad ng ibang pampaswerte, ay mas nagiging maswerte ang Japanese bamboo kung ito ay ibinigay sa iyo bilang isang regalo kaysa ikaw mismo ang bumili.
Ang pagbibigay kasi ng halaman sa iba ay isang paraan upang i-share sa ibang tao ang blessings na natatanggap sa buhay. Ibig sabihin nito ay hinihiling rin ng taong nagbigay sa iyo nito na umunlad ang iyong buhay, kaya mas powerful ang mga enerhiyang nadadala nito. Para sa tamang pag-aalaga sa halamang Japanese bamboo, hayaan itong ma-expose sa araw for at least 4 to 6 hours. Kung malayo ito sa inyong bintana, ay pwede namang artificial light tulad ng desk lamp ang gamitin. Huwag itong hahayaan na mababad sa ilalim ng sobrang init na araw at huwag rin namang itago sa sobrang dilim na kwarto. Magiging brown kasi ang mga dahon nito kapag nasobrahan sa sikat ng araw at mawawala naman ang intense coloring kapag kulang naman ito sa light exposure. Gumamit ng well-draining soil at diligan ito ng 1 to 2 times a week o kaya naman ay kapag nagiging dry na ang ibabaw ng lupa kapag hinawakan. Make sure na huwag itong lunurin sa tubig dahil mabubulok ang ugat nito kapag laging basang-basa ang lupa, lalo na kung nakalagay ito sa loob ng bahay. Kapag nangyari ito, mapapansin mo ang paninilaw ng mga dahon nito. Siguraduhin tanggalin ito kaagad para hindi malanta ang buong halaman. Importanteng panatilihin mo ang magandang kondisyon ng iyong Japanese bamboo plant upang tuloy-tuloy ang positive energy na dadaloy sa loob ng inyong bahay at pati na rin ang swerteng maaakit mo sa iyong buhay. Pero syempre, tandaan pa din na ang pagiging positive ay dapat nagsisimula rin sa ating positive mindset at ang success ay hindi makakamit kung wala kang personal action na gagawin. Ang mga halaman na ito ay kumbaga lucky charms lang natin at pandagdag ng kasiyahan sa ating buhay. Ikaw, meron ka na ba ng Japanese bamboo sa loob ng iyong bahay? I-share mo naman yan sa ating comment section sa baba.